You're now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Nagkaroon nga ng mixed reaction sa mga netizen ang naging pagbabahagi kamakailan lamang ni Diego Loyzaga bilang pagganap niya sa karakter ni Bongbong Marcos or ni PBBM sa pelikula ni Direk Daryl Yap na Made in Malacanang. Yes, lahat ng karakter doon ay tinanong nga kung ano ba ang na-experience nila o ano ang masasabi nila sa pamilya ng Marcos. Diego, marami raw natutunan tungkol sa Marcoses sa pelikulang Made in Malacanang. Mula sa artikulo ni Richard De Leon ng balita.net.ph, marami raw natutunan ng aktor na si Diego Loyzaga sa pagiging bahagi ng pelikulang Made in Malacanang nang matanong siya tungkol dito sa ginanap na Grand Media Conference ng pelikula ni Direk Daryl Yap noong Linggo, Hulyo 17 sa Manila Hotel. Masasabi ni Diego na isa siyang Marcos apologies at noon pa man ay inamin naman na ito ni Diego Loyzaga. Sa katunayan, nagbahagi pa siya ng kaniyang video kung saan ay nakijoin nga itong si Diego Loyzaga sa mga supporters ni Marcos at doon nga ay nagpasalamat ito na isa siya sa napili bilang gaganap na Bongbong Marcos at isa nga daw itong pribilehiyo para sa kanya. Sa pagiging bahagi umano ng pelikulang mas nakilala umano ni Diego ang pamilya Marcos at narinig ang kanilang panig. Say ni Diego, "I know much to very little of Philippine history and I learned a lot because of this movie. I also learned another side of the Marcos. How were they as a family? How were they as a human beings? What was their dynamic at home in Malacanang?" Said ni Diego Loyzaga, "I got to see both sides of the coin and for me, it was very beautiful because I got the chance to portray it, Batang Bongbong Marcos." Ayon pa sa aktor, napagtanto niyang puro one-sided lang ang mga dokumentaryo sa mga social media or sa YouTube patungkol sa pamilya Marcos. Bahagi ito ng kanyang pag-aaral sa karakter ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang ginampanan sa pelikula. Ang kanyang amang si Cesar Montano naman ang gumanap sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At syempre, ang Made in Malacanang ay mapapanood na nga sa August 3 na ngayon pa lang ay sobrang controversial na. Samantala, marami naman ang nag-react sa naging say na ito ni Diego Loyzaga. Siyempre, may anti-Marcos at siyempre, nandiyan naman ang mga pro-Marcos. Narito po ang kanilang naging say. Ito ang pagtatalo ng mga netizens. Siyempre, ito ang say ng anti-Marcos. Sabi ni Juan Sambayanan Bulacan, "To the youth of this country, I cry for your parents because until you get the chance to portray the son of the dictator in a propaganda movie, all that history you learned in school will never amount to the wisdom of Diego Loyzaga as to how the Marcoses keep fooling many Filipinos to this day." Mula naman sa isang netizen na anti-Marcos din, narito naman ang kanyang naging say mula kay Pauline AF. Aniya, paurong daw ang learning. At syempre, isang netizen naman na si Ted Lezagon ang sinabing like how to plunder furtively or out in the open, "Good job, you should run for office once your dim star has lost what little energy it carried." Narito naman ang naging pagtatanggol ni Senitong Gol kay Diego at sa mga Marcoses. Kapalaran na nila ang nagbibigay daan para ituwid ang maling pangyayari sa buhay nila. Kasi kung sila ang masama, di sana ganyang katiwasay at kabuti ang buhay pamilya ng mga Marcos. Ipaghambing nyo ang pamilyang Aquino sa mga Marcos, ang laki ng pagkakaiba. Sino ngayon ang maayos at sino ngayon ang halos maubos na ang pamilya? Di ba ang layo ng pagkakumpara sa kanila kasi ang mabuting tao, pinagpapala ng ating Diyos. Sadyang marami lang taong mapanghusga, kala mo naman sila ay sobrang linis. Say naman nitong si Dennis Smith kay Senitong Gol, nilaman ng disinformation. Sige, palamon kayo. Tignan natin kung ikayaman nyo yan. Kaya naman itong si Senitong Gol ay nag-react kay Dennis Smith. Narito ang reply ni Zenny kay Dennis. "So, sa palagay mo, hindi ikaw ang nilalamon ng disinformation? Gaano mo ba kakilala ang pinapanigan mo? Ako kasi, nakikita ko sa pagkatao nilang napakabuti nilang tao. Di yan papayagan ni Lord na manalo kung masama silang tao. Binigyan lang naman sila ng chance na i-correct ang mali.
ikaw nga nakikita mo ng napakasama at walang ginawa ang mga Aquino sa bansa natin. Pero ano, patuloy pa rin ang paniniwala mo na mas masama ang mga Marcos? Diba? Bahala ka sa paniniwala mo. Saka ikaw ay umaman ka siguro ng mga Aquino ang namuno dito. Saka kaya masama din loob mo, di kaya yaman. Hindi ka kasi pintlawan ang nanalo. So, poor kanyan. Kami kasi di kami naghahangad ng ikayayaman, makaraos lang sa araw-araw at walang sakit buong pamilya. Sapat na yon. At pakatandaan mo, ang tao, hindi magugutom yan kung di magsisipag at marunong makontento sa buhay. Kaya huwag niyong isisi lahat sa gobyerno kung nagugutom kayo. Yan ang singa ng Nerzen kung saan ay pinagtanggol na niya si Diego Loyzaga at ang mga Marcos. Well, anong masasayin nyo dito, ilagay ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Love.